hindi ko na alam kung nasaan ako. Nakaupo na lang ako rito sa bench sa may village pa rin ng mansyon. Napabuntong hininga na lang ako at pinahid ang mga bakas ng luha sa pisngi ko gamit ang likod ng palad ko. Napatingin ako sa madilim na kalsada pero may ilaw naman ang malalaking bahay rito, hindi masyadong nakakatakot pero hindi ko na alam ang pabalik sa mansyon na yon. Sa bagay, wala na rin naman akong balak bumalik doon. Paano kaya ako makakauwi? May balak pa ba akong umuwi ng mansyon? Hindi ko na talaga alam. Muli na namang bumalik sa isipan ko ang masasakit na salitang sinabi ni Kuya Edward, parang patalim ang bawat salitang binitawan niya, na tumatagos hanggang sa pagkatao ko. Ano ba ang ginawa ko sa kanya, para ganituhan niya ako? Naging mabuti naman ako sa kanya, hindi ko naman siya pinakitaan ng masama. Napapitlag ako nang may tumamang ilaw ng flashlight sa mukha ko. Hoy, bakit ka nag-i-emote dito? Napakurap ako sa pamilyar na boses na yon. Muli akong napatingin sa may hawak ng flashlight. Pinatay niya ang flashlight ngunit naaninag ko pa rin ang mukha niya. Adam, bakit ka nandito? Tanong ko. Nasa tapat ka ng bahay namin eh. Malamang nandito ako, sarkastikong sabi niya. Napailing na lang ako at hindi na lang nagsalita. Bakit ka ba nagdadrama rito? Saka bakit ka nandito? Tanong niya. Napilitan tuloy akong ikwento sa kanya ang nangyari. Tahimik lang naman siyang nakikinig sa akin, hindi siya nagkokomento. Ganito talaga siya palagi kapag may problema kami ni Beverly. Nakikinig lang siya palagi, walang komento o anuman. Dito ka matulog sa amin. Mayaman kami sa kamalaki ang bahay namin, kaya maraming kwarto, sabi niya sa kahinela ako patayo. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Lagi niya talagang sinasabi sa amin na mayaman siya at matalino siya, pero ni minsan hindi ko inisip na mayabang siya. Yun lang ang way niya ng pagbibiro. Namangha ako sa ganda ng bahay nila. Sa tingin ko nga ay mansyon na rin ang isang ito. Hindi naman nakakapagtaka na mayaman talaga sina Adam. May rancho sila sa probinsya at mabuting politiko ang tatay niya, marami na itong natulungan sa lugar namin. Ngunit sa totoo lang ay hindi pa namin nakikilala ni Beverly sa personal ang mga magulang ni Adam. Adam, sino ang kasama mo? Napalingon ako sa magandang babae na lumabas galing sa isang silid. Sa tingin ko ay kaedaran nito ang nanay ko, ngunit maganda pa rin ito. Nakasuot na ito ng mahabang pantulog. Si Claire, kaibigan ko sa probinsya. Claire siya nga pala si Lorena. Katulong namin siya, pagpapakilala ni Adam. Nanlaki ang mga mata ko at gulat na napatingin sa babae. Katulong lang siya, bakit ang ganda-ganda niya? Hindi bagay sa kanya ang maging katulong, mas maganda pa nga yata ang kutis niya kaysa sa akin. Napapitlag ako sa gulat ng batuka ni Lorena si Adam. Kinayupak ka talagang bata ka. Nako Claire, nanay ako ni Adam. Huwag kang magpapaniwala sa lalaking to, sabi ni Lorena sa kabinalingan ng masamang tingin ang anak. Natawa na lang ako, kahit pala sa mga magulang niya, malakas din ang pang-aasar ni Adam. Good evening po ma'am, magalang na sabi ko sa kangumiti sa kanya. Sana lang hindi halata sa mukha ko na kakagaling ko lang sa pagiyak. Nako, Lorena na lang ang itawag mo sa akin. Pati nga itong anak kong si Adam, Lorena na lang ang tawag sa akin. Walang modong bata, sabi ni Lorena sa kapiningot si Adam sa tenga. Ayaw mo noon. Pinapa bata kita kahit burang ka na talaga. Napadaing si Adam ng sipain siya sa binti ni Lorena. Natawa na lang ako sa kanilang dalawa. Parang hindi sila magnanay. Sa bagay, iba rin kasi talaga ang takbo ng utak ni Adam. Claire, may guest room dito na pwede mong tulugan. Teka, sigurado ka ba na hindi ka girlfriend ni Adam? Tanong niya, agad akong napailing. Naku, hindi po, magkaibigan lang talaga kami, sabi ko sa kanaiilang na napangiti sa kanya. Lorena, ikaw na ang maghatid kay Claire sa kwarto. Natatae na ako, sabi ni Adam saka biglang umalis. Bastos talaga ang batang yon, napapailing na sabi na lang ni Lorena. Inihatid niya ako sa guest room nila rito sa silid. Hindi siya kasing laki ng kwarto ko sa mansyon ni tatay, pero maayos ito at maganda rin. Saka hindi naman ako mapili sa mga ganitong bagay. Sa papag nga lang ako natutulog sa probinsya eh. Hiha, nagugutom ka ba? Ipagluluto kita kung nagugutom ka, sabi ni Lorena. Agad akong umiling. Nako hindi na po, kakakain ko lang din po. Kasi,
Salamat po, magalang na sabi ko, napangiti naman si Lorena, pinangarap ko talaga na magkaanak ng babae, kaso inayupak na anak ang binigay sa akin, natatawang sabi na lang niya. Mabait naman si Adam kahit na ganun siya magsalita, at alam kong alam iyon ng nanay niya. Hindi lang talaga sanay si Adam magsabi tungkol sa totoong nararamdaman niya. Umalis na si Lorena at bumalik na sa kwarto niya. Hinintay kong dumaan si Adam, may hihilingin lang kasi ako sa kanya. Adam, agad akong lumapit sa kanya pagkalabas niya sa banyo. Nagtatakang napatingin siya sa akin. Adam, wala ka bang ekstrang damit? Jan, ayoko namang ipantulog to, sabi ko sa kahinawakan ang laylayan ng damit ko. Si Lorena, maraming damit, magkasukat lang naman yata kayo ng katawan eh. Maraming damit yun na hindi pa nasusuot, puro kartihan kasi sa katawan, sabi niya sa kahinela ako papuntang silid ni Lorena. Inihiram niya ako ng damit kay Lorena. Nawindang ako dahil isang tumpok yata ng damit ang ipinahiram sa akin ni Lorena. Nagpalit na ako ng pantulog, kasyang-kasya nga sa akin ang damit ni Lorena, buti na lang talaga. Bago ako matulog, napagdesisyonan kong buksan ang cellphone ko, at bumungad sa akin ang sandamakmak na missed calls galing kay tatay, maski kay Sarah. Napabuntong hininga ako at tinawagan ko si tatay na agad niya namang sinagot. Salamat sa Diyos at napatawag ka. Nag-aalala ako sa'yo, nasaan ka ba at sasanduan ka namin, sabi nito. Halata ang pag-aalala sa tono ng boses nito. Tipid na napangiti na lang ako kahit hindi niya ako nakikita. Huwag na po kayong mag-abala, tatay. Nandito po ako sa bahay ng kaibigan ko, dito muna po ako magpapalipas ng gabi. Hindi ko pa po kayang bumalik ng mansyon. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Pasensya na talaga sa ginawa ni Edward kanina, hayaan mo at pagagalitan ko talaga siya at sesermonan. Huwag na po kayong humingi ng tawad, wala naman po kayong kasalanan. Babalik din po ako sa mansyon, magpapalamig lang po muna ako rito dahil sa totoo lang po ay hindi ko pa kayang harapin si Kuya Edward, pagsasabi ko ng totoo. Humiga na ako at sinubukang matulog nang matapos akong makipag-usap kay tatay. Napatitig na lang ako sa kisame. Paano kaya kung hilingin ko kay tatay na mag-dorm na lang ako? Magpa-part-time job na lang ako para may panggastos sa dorm. Hindi na rin naman ako makakatagal sa mansyon eh, hanggat nandoon si Kuya Edward. Susuko na talaga ako. Alam kong ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko para tanggapin niya ako bilang kapatid. Pakiramdam ko kahit anong gawin ko, kahit lumuhag pa ako sa harapan niya ay hindi niya ako matatanggap. Pero bakit kanya hinalikan at hinawakan? Natigilan ako sa parte ng isip ko na iyon. Bakit naman biglang napasok iyon sa isip ko? Napailing ako at pumikit na lang sa kapinilit na matulog. Kahit ngayong gabi lang, palalayain ko muna ang isip ko kakaisip kay Kuya Edward. Wow, kina Adam ka natulog? Tanong ni Beverly. Tumango na lang ako sa kakumagat sa burger. Nga pala, sabi ni Lorena kung hindi mo pa gustong umuwi sa inyo pwedeng-pwede ka raw ulit matulog dun, sabi naman ni Adam habang abala sa paglalaro ng kung anong game sa cellphone nito. Aba, dapat lang wag ka munang umuwi, Claire, hinayupak ang kuya mo na yon, nako. Napailing na lang ako sa sinabi ni Beverly at tumuloy na lang sa pagkain ng burger. Ayoko munang isipin si Kuya Edward ngayon, bahala na. Akala ko ba gusto mo yung Edward para kay Claire? Tanong naman ni Adam. Oo nga, pero magtatampo muna ako dahil sa ginawa niya kay Claire. Kapag nag-effort siya para mapatawad siya ni Claire, edi go. Napabuntong hininga ako. Hinding-hindi gagawin ni Kuya Edward ang bagay na yon. Hindi siya mag-e-effort para humingi ng tawad sa akin, sino ba naman ako para pagtuunan niya ng oras? Claire, napatingin ako kay Judy na tumatakbo na papalapit sa amin. Agad niyang itinulak palayo si Adam sa tabi ko, saka siya umupo roon. Claire, panggagaya ni Adam sa sinabi ni Judy. Halatang nang aasar ito, shut up, hindi ikaw ang kinakausap ko. Sabi ni Judy sa kainirapan si Adam. Alam mo kung bakit Judy ang tawag ko sa'yo? Kasi mukha kang paa, sabi naman ni Adam. Walang kwenta, no. Parang opinion mo, wala rin kwenta, dagdag pa ni Adam. Namula ang buong mukha ni Judy sa galit. Narinig ko naman ang pagtawa ni Beverly sa tabi ko. Kung si Adam ang makakatuluyan ni Judy, hindi na ako mabad trip sa kanya, bulong naman ni Beverly sa akin.
joke lang, hindi yun ang dahilan kung bakit fishy ang tawag ko sa'yo, sabi naman ni Adam saka ngumiti kay Judy. Aba, minsan lang ngumiti itong si Adam. Bakit ngumingiti siya ngayon? Why? Because I'm special to you. Nakataas kilay na tanong ni Judy. Hindi, kasi amoy tinapa ka. Special daw. Napahagalpak ng tawa si Beverly sa kalokohan ni Adam habang si Judy naman ay hindi na may pinta ang mukha. Bakla, naiinis na sabi ni Judy. Halata sa mukha nito ang pagkairita kay Adam. Napailing na lang ako. Anong sabi mo? Bakla ako. Naging seryoso ang mukha ni Adam saka nakakunot ang noo habang nakatingin kay Judy. Halata namang natigilan si Judy pero hindi rin nagpatinag. Oo, bakla ka. Pang-aasar niya pa rin kay Adam. Paano mo nalaman, girl? Sabi ni Adam sa pambaklang boses saka naghawi ng imaginary hair nito. Kahit ako ay natatawa na lang sa kanya. Kahit papano ay nakakalimutan ko ang problema ko kay Kuya Edward dahil sa pag-aasara ni na Judy at Adam. Napatingin ako kay Beverly na abala sa pagte-text, kahit hindi ko nakikita kung sino ang ka-text niya, alam ko na agad dahil sa klase ng ngiti niya 27 na si Zion, pagpaparinig ko. Agad na napatingin sa akin si Beverly at napatigil sa pagtitipa sa cellphone niya, talaga. 27 na siya. Akala ko mas bata siya kay Edward kasi mas mature tingnan si Edward sa kanya, tila hindi makapaniwalang sabi niya habang nakahawak sa baba niya. Ayos lang naman ang age gap nila ni Zion. 19 si Beverly, 27 naman si Zion, 8 years lang ang age gap nila. Hindi naman maalay. Mukha kang naglalakad na make-up, real talk, bawas-bawasan mo nga. Ang sakit mo sa mata. Napailing na lang ako nang marinig ko na naman ang pang-aasar ni Adam kay Judy. Baka magkatuluyan pa ang dalawang to, nako. Wow, kaysa naman sa'yo, Marteng, sabi ni Judy saka naghawi pa ng buhok. Natawa naman ako nang magsalubong ang kilay ni Adam, hoy, anong Gigi? Mas mahal pa sa buhay mo ang mga damit ko, singkapal ng mukha mo yung make-up mo. Doon ka nga, natatae ako kapag nakikita kita. Mukha kang inidoro, nakangiwing sabi ni Adam kay Judy at napahawak pa sa tiyan niya. Hindi ba tatahimak ang dalawang yan? Bulong ni Beverly sa kainimuso sina Adam at Judy na tuloy pa rin sa pag-aasaran. Kaya mo siguro ako inaasar kasi crush mo ako. Umamin ka na, Adam, halata ka na masyado, nakangising sabi ni Judy. Umisi rin si Adam sa kanya. Oo, Judy, gusto kong i-crush yung muso mo sa pader nang matahimik ka lang. Napasapo na lang ako sa nuo ko. Kahit yata ikulong silang dalawa, wala silang ibang gagawin kundi ang magbangayan at mag-asaran. Kina Lorena ulit ako umuwi, kasama namin si Beverly at Judy. Hindi pa kasi nakikita noon ni Beverly ang bahay ni Adam. Si Judy naman ay napilitan lang sumama dahil pinilit lang siya ni Beverly na talagang nakakapagtaka. Mukhang gusto na talaga ni Beverly maging kaibigan si Judy. Wow, Adam, ang dami mong kasamang girlfriend, tuwang-tuwa na sabi ni Lorena at napapalakpak pa. Si Beverly at Claire ay baka patulan ko pa, pero yung isa riyan, imposible. Hindi ako napatol sa naglalakad na make-up, sabi ni Adam dahilan para mamula ang mukha ni Judy dahil sa galit. So what? Akala mo naman gusto kita maging boyfriend, ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Mukhang hindi na nakapagtimpi si Judy at talagang pinatulan niya si Adam, kahit na nandito si Lorena. Natawa na lang kami. Gusto niyo bang kumain? Ipagluluto ko kayo, nakangiting sabi ni Lorena sa amin. Ako po gusto kong kumain. Kahit ano po basta masarap, sabi naman ni Beverly at nagtaas pa ng kamay. Binatukan naman siya ni Adam. Wala ka talagang kahihiyan sa katawan, no, kay Zion ka lang talaga nahihiya, pang-aasar sa kanya ni Adam. Agad namang namula ang buong mukha ni Beverly. Hoy, bakit nadamay si Zion dito? Nauutol na tanong ni Beverly. Sus pa bebe, akala mo naman maganda, bulong ni Adam, o kung matatawag pa bang bulong yun dahil dinag naman naming lahat. Napagdesisyonan ko na mag-shower muna. Habang nasa sala sila at nagkukwentuhan, tinawagan ko naman si tatay pagkatapos. Hello po, tay. Kiha, bakit ka napatawag? Magpapasando ka na ba? Tanong niya sa kabilang linya. Tatay, gusto ko po sana na kumuha na lang ng dorm o apartment, tapos magpa-part-time na lang po ako para makabayad doon. Hindi ko na po kasi kayang manatili pa sa mansyon.
Saglit siyang natahimik sa sinabi ko. Rinag na rinag ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Kung iyan ang gusto mo hiha, pero sana hayaan mo na ako ang magbayad sa uupahan mo. Nako tay, wag na ho. Sobra-sobra na ang naitulong ninyo sa akin. Sanay naman po ako magtrabaho, pagtanggi ko. Sa totoo lang ay nahihiya na ako kay tatay. Kung tutuusin ay hindi na niya ako responsibilidad, dahil matagal nang pumanaw si nanay pero kung ituring niya ako ay parang tunay niya akong anak. Hiha, sige na. Ako na ang bahala sa gastusin mo roon, walang kaso sa akin yon. Hindi ko napilit si tatay tungkol sa bayarin. Ipinagpilitan niya na siya ang magbabayad kaya pumayag na lang ako, siguro ay babayaran ko na lang siya sa hinaharap, ngunit malamang ay hindi rin niya tatanggapin. Inabot na ng gabi sina Beverly at Judy rito. Adam, ihatid mo sina Judy at Beverly sa kanila, utos ni Lorena kay Adam. No need na po sa akin. Lalakarin ko na lang dahil malapit lang dito ang bahay namin, si Beverly na lang po ang ihatid, sabi ni Judy sa kabinitbit ang bag niya. Naku girl, hindi na, mamamasahe na lang ako, sabi naman ni Beverly at piling-iling pa. Mukhang alam ko na ang pinaplano nitong si Beverly. Sige, bye na. Hindi na nakapagsalita si Judy dahil dali-daling umalis si Beverly. Natawa na lang ako, wala talagang kaso sa babaeng yung gumastos magka-love life lang si Adam. Maglalakad na lang ako, sabi naman ni Judy. Edi maglakad ka, ubod ka ng arte, sabi naman ni Adam. Napapadyak sa sahig si Judy sa kanaiiritang tumingin kay Adam. Hindi mo man lang ako pinilit. Ang gentleman mo talaga, grabe, puno ng sarkasmong sabi ni Judy. Bakit kasi nag-iinarte ka pa? Akala mo naman e kinaganda mo. Ganyan ba talaga silang dalawa palagi? Bulong sa akin ni Lorena. Natawa na lang ako sa kanapatango. Natigilan kaming lahat ng makarinag ng malakas na kalampag sa labas. Agad na lumabas si Adam upang tingnan kung ano man yon. Bumalik din siya makalipas ang ilang minuto. Napakunot ang noo ko ng mapansing may sugat si Adam sa gilid ng labi niya. Anong nangyari sa iyo Adam? Tanong ni Judy. Lumapit naman si Lorena sa anak niya upang tingnan ang sugat nito. Claire, may naghahanap sa iyo na halimaw sa labas, parang wala lang nasabi ni Adam. Tila wala itong pakialam sa sugat nito. Agad na umakyat ang kaba sa dibdib ko. Dali-dali akong lumabas upang tingnan kung sino ang naghahanap sa akin, at ganun na lang ang gulat ko nang makita si Kuya Edward na nakatayo roon. Habang nakatingin ng masama sa akin. Ikaw ba ang sumuntok kay Adam? Naiinis na tanong ko. Hindi niya pinansin ang tanong ko at basta na lang niya ako hinela palabas, saka dinala sa kotse niya. Bitiwan mo ako. Hindi ako sasama sa'yo. Pilit akong nagpupumiglas sa pagkakahawak niya sa braso ko kahit na wala akong kalaban-laban sa lakas niya. Huwag mo kong subukan kung ayaw mong saktan ko ulit yung lalaking yun. Pumasok ka sa loob. Napasinghap ako nang basta na lang niya ako ipasok sa loob ng kotse. Napapitlag ako sa lakas ng pagkakasara niya sa pinto, akala ko ay masisira yon. Hindi na lang ako nagsalita nang makasakay na siya sa kotse. Buong biyahe ay nakatingin lang ako sa bintana at hindi siya tinitingnan. Makalipas ang ilang minuto, nakarating din kami sa mansyon. Kinela niya ako palabas ng kotse saka kinaladkad papasok ng mansyon. Hindi siya nakinig kahit anong pilit kong magpumiglas. Madilim na sa mansyon, dahil gabi na rin at malamang tulog na ang mga tao. Napasinghap na lang ako nang dalhin niya ako, sa isang silid na sa pagkakaalala ko ay silid niya mismo. Bakit ba ibinalik mo pa ako rito? Di ba ayaw mo naman na nandito ako? Ayaw mo sa akin, bakit mo pa ako kinaladkad pabalik dito? Ngayon lang yata ako nagtaas ng boses sa kanya ng ganito. Hindi na ako nakapagtimpi, naguguluhan na talaga ako sa mga ikinikilos niya. Nanatili siyang walang imak at seryoso lang na nakatitig sa akin. Kahit kinakabahan ako sa pananahimik niya, pinagpatuloy ko pa rin ang panunumbat sa kanya. Wala naman akong pinakitang hindi maganda sa'yo. Bakit ka ba ganito sa akin? Ano ba ang ginawa kong masama sa'yo? Ang gusto ko lang naman ay ituring mo ako bilang kapatid mo. Napasinghap ako nang hawakan niya ang baywang ko at hinela ako papalapit sa kanya. Ang mas lalong nagpagulat sa akin ay ang paglapat ng kanyang labi sa akin. Hindi agad ako nakagalaw, masyado akong nagulat. Para akong natulos sa kinatatayuan ko. I want to kiss you, I want to hug you, I want to sleep beside you.
Naririndina ako sa kakakuya mo sa akin, kasi hindi yon ang gusto ko, hedyot pa ang maging papel ko sa buhay mo. Sabi niya habang nakatitig sa mga mata ko. Ramdam na ramdam ko ang matinding panlalambot ng mga tuhod ko. Kung hindi niya ako hawak sa baywang baka kanina pa ako natamba. Ayokong maging kuya mo dahil gusto kita. Gustong gusto kita Claire. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatitig sa kanya. Hindi yata na proseso ng tama sa isip ko ang mga salitang binitiwan niya. Pagmamaang-maangan ko sa kapinilit na lumayo sa kanya, ngunit hinigpitan niya lang ang pagkakahawak sa baywang ko, na parabang ayaw niya akong pakawalan. You're not stupid, Claire. You know what I mean, I really like you and I mean it, sabi niya habang nakatitig ng diretso sa mga mata ko. Inipon ko ang lahat ng lakas ko upang lumayo sa kanya. Nanghihinang napaupo ako sa kama niya, bigla kong naisip na ito ang unang beses ko na pumasok sa kwarto niya. Medyo madilim dito sa silid niya, dahil na rin siguro sa itim ang kulay ng buong kwarto niya. Kuya Edward, bakit mo naman ako magugustuhan? Marami naman ang babae riyan na gusto ka, bakit ako pa? Tanong ko saka nakipaglabanan ng titig sa kanya. Saglit siyang natahimik, nanatili siyang nakatitig sa mga mata ko. Sa totoo lang ay hindi ko na alam ang sasabihin ko. Naguguluhan pa rin ako kung bakit ako pa ang nagustuhan niya. I don't know, it just happened, nauutol na sabi niya saka napaiwas ng tingin sa akin. Napabuntong hininga ako at napatitig na lang sa sahig. Kaya ka nagsusungit sa akin, kaya ka laging galit sa akin dahil gusto mo ako. Tanong ko saka muling tumitig sa kanya. Napaiwas siya ng tingin sa akin. Mabuti na lang at may lampshade kaya hindi nakawala sa paningin ko ang pamumula ng mukha niya. Ayoko na mahalata mo na may gusto ako sa'yo, sabi niya saka napakamot sa batok niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tuluyan na akong natawa. Napatingin siya sa akin at agad na napakunot ang noo. Napatikip naman ako sa bibig ko, upang pigilan ang pagtawa ko, pero natatawa pa rin talaga ako. Akala ko teenager lang ang gumagawa noon Kuya Edward. Ang isip bata mo pala, natatawang sabi ko. Mas lalong napakunot ang noo niya, mas namula ang mukha niya. Dahil siguro sa inis, imbis na matakot ay tinawanan ko pa siya lalo. This is not funny Claire, I'm serious here. Damn, stop laughing. Mas lalo akong natawa, halos mapahiga na ako sa kama at napasipa sa hangin. Hindi naman siya nagjo-joke pero natatawa talaga ako sa kanya. Ang cute lang ng katotohanan sinusungitan niya ako para lang hindi ko mahalata na may gusto siya sa akin. Hindi ko mapigilan, sorry, sabi ko habang nakahawak sa tiyan ko. Grabe, hindi ko inaakalang iyon ang dahilan niya kung bakit niya ako sinusungitan. I said stop, hindi ka na nakakatuwa. Nakakunot noong sabi ni Kuya Edward. Halatang hiyang-hiya na ito, at naiinis na rin. Bahala ka riyan, tumawa ka ng tumawa. Padebog na umalis siya ng kwarto at iniwan ako rito. Napatikip na lang ako sa bibig ko at pinakalma ang sarili ko mula sa pagtawa. Hindi ko akalain na mapapatawa ako ng ganito ni Kuya Edward. Tumayo ako at lumabas na ng kwarto niya. Nasaan naman kaya yon? Ang bilis naman niyang mapikin, tinatawanan ko lang naman siya eh. Nagtungo ako sa kusina, naabutan ko siya roon na nakatalikod sa pwesto ko. Parang may ginagawa siya roon. Lumapit ako sa kanya, siguro narinig niya ang yabag ko kaya napalingon siya sa akin. Mahinang natawa na lang ako nang isamiran niya ako sa kamuling itinoon ang pansin sa ginagawa niya. Nagtitimpla siya ng gatas, nagtatakang napatingin ako sa kanya. Umiinom ka na ng gatas. Tanong ko, umiling naman siya sa kainabot sa akin ang tinimpla niya. Para sa'yo yan, tipid na sabi na lang niya. Natigilan ako nang muli niyang kuhanin sa akin ang gatas at inilapag iyon sa mesa. Kinuha niya ang kamay ko na nasugatan sa katiningnan yun. Tinanggal ko na ang benda, band-aid na lang ang nilagay ko dahil pagaling na naman yun. Nakatingin lang ako sa kanya habang marahan niyang hinahaplos ang kamay kong may sugat. Masakit pa ba? Tanong niya. Umiling na lang ako. Hindi na naman masakit, saka mababaw lang naman ang sugat. Natigilan ako nang elapit niya sa labi niya ang kamay ko, saka dinampyan iyon ng magaan na halik. Napalunok na lang ako habang nakatingin sa kanya, pakiramdam ko nag-iinit ang pisngi ko. I'm sorry for being a jerk. Alam kong sobra na ang ginawa ko sa iyo sa reunion. Please let me make it up to you, sabi niya saka pinagsalikop ang mga daliri namin.
Para na namang may kung ano sa tiyan ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kuya Edward, hindi ko masusuklian ang nararamdaman mo para sa akin, sabi ko na lang sa kanya paiwas ng tingin sa kanya. Natigilan ako nang hawakan niya ng marahan ang pisngi ko, saka pinaharap ako sa kanya. Napatingin ako sa mga mata niya, napalunok na lang ako dahil para na namang tumatagos sa pagkatao ko ang mga titig niya. I can't change your mind, we'll take it slow, you'll fall for me. Mark my words, seryosong sabi niya. Napakagat ako sa ibabang labi ko, at napaiwas ng tingin sa magandang mga mata niya. Sa totoo lang ay napakaganda ng mga mata ni Kuya Edward, maraming sinasabi ang mga mata niyang yun. Nakakalunod kapag tumitig ka. Parang siguradong sigurado ka na magugustuhan kita ah, hindi mo masasabi, ni hindi nga ikaw ang type ko eh, pang-asar ko sa kanya. Tiningnan ko siya, para makita ang reaksyon niya. Inabot niya sa akin ang gatas na tinimpla niya. Gusto ko na namang matawa, dahil hindi na naman may pinta ang mukha niya. Inumin mo na yan, tipid na sabi na lang niya sa kanapaismid. Akala niya kasi nakakatuwa siya palagi. Narinig kong bulong niya, binulong niya lang talaga yun pero narinig ko ng malinaw. Tuluyan na akong natawa, tiningnan niya naman ako ng masama. Grabe, may ganito palang side si Kuya Edward. Kuya Edward, pagtawag ko sa kanya. Ano? Irritableng tanong niya. Paano kaya kung magiging boyfriend kita? Malamang ako palagi ang susuyo sa'yo, natatawang sabi ko na lang sa kaininom ang gatas na tinimpla niya. Nagtatakang napatingin ako sa kanya dahil ang tagal din niyang natahimik. Napakunot ang noo ko, bakit parang naestatwa siya? Kuya Edward, sabi ko at pamitik pa sa harapan niya dahil natulala talaga siya. Did you realize what you just said? You'll kill me, sabi niya at napahawak pa sa sariing dibdib, na para bang aatakihin siya sa puso. Napakunot ang noo ko at muling inalala ang sinabi ko sa kanya kanina. Paano kaya kung magiging boyfriend kita? Malamang ako palagi ang susuyo sa'yo. Napasinghap ako kasabay ng pag-akyat ng dugo sa mukha ko. Napaiwas ako ng tingin sa kanya saka agad na ininom ang gatas. Ngayon ko lang naramdaman to, parang gusto ko na lang magpalamon sa lupa at wag nang magpakita kay Kuya Edward kahit kailan. Para ka ng mansanas, natatawang sabi ni Kuya Edward sa kahinawakan ang magkabilang pisngi ko. Siya naman ang nang-aasar sa akin ngayon, tinatawanan niya ako. Napakagat ako sa ibabang labi ko saka tiningnan siya ng masama. Halos mamula na ang buong mukha niya kakatawa. Serves you right, you tease the hell out of me, you're liar. Karma hits you back, natatawang sabi pa niya. Naiinis na tinulak ko siya sa dibdib. Naiinis na umalis ako roon, at iniwan siya agad akong nagtungo sa pool area at umupo roon para magpahangin. Pakiramdam ko ang init pa rin ng pisngi ko, ano bang kahihiyan ang nasabi ko. Sa susunod ay talagang mag-iingat na ako sa mga sasabihin ko. Hindi ko pinansin si Kuya Edward nang umupo ito sa tabi ko. Pasimple akong tumingin sa kanya, may hawak na naman siyang alak. Galit ka, tanong niya saka lumagok ng alak sa bote. Umismid lang ako saka ininom ang gatas. Talk to me, hindi na kita tatawanan. Promise, tila naglalambing na sabi niya sa kahinawakan ako sa braso. Alam ko na ngayon ang nararamdaman niya kanina, nakakainis pala kapag tinatawanan yung pagkapahiya mo. Hindi ako galit, sabi ko na lang saka umismid. Natawa naman siya sa inasal ko. Natutuwa naman ako kahit papano dahil panay ang tawa niya ngayong gabi. Nakakapanibago. Napatingin ako sa alak na hawak niya. Hindi naman tumatalab sa kanya ang alak, bakit inum pa rin siya ng inum? Kuya Edward, paano mo nalaman kung nasaan ako? Tanong ko. I have my ways when it comes to you, sabi niya saka muling uminom ng alak. Napalunok na lang ako at muling napaiwas ng tingin sa kanya. Mahirap pa yata ngayon na mas honest na siya sa nararamdaman niya. Dapat masanay na ako sa biglang pagsasabi niya ng ganyan. Paano kapag naging girlfriend na kita? Kuya Edward pa rin ang tawag mo sa akin. Tanong niya. Pakiramdam ko naubusan ako ng hangin sa tanong niyang yon. Bakit bigla na lang niyang sinasabi ang laman ng isip niya? Hindi mo naman ako magiging girlfriend, no? Sabi ko na lang sa katuluyang inubos ang gatas sa baso. Kapag yang sinabi mo, kinain mo, ikaw ang kakainin ko, nakangising sabi niya. Napakurap ako. Bakit mo naman ako kakainin?
Tanong ko saka napayakap sa sarili ko. Napahagalpak siya ng tawa. Napakagat ako sa ibabang labi ko at tiningnan siya ng masama. Tinatawanan na naman niya ako. Have you ever watched porn? Natatawang sabi niya pa rin. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Bakit naman ako manunood ng bastos na palabas? Bastos yun, nauutol na sabi ko. Sa totoo lang ay hindi pa talaga ako nakakanood ng malaswang bagay na sinasabi niya. Oo at nakabasa ako ng ganoon sa libro, pero hindi pa ako nakakanood ng ganoon. Yung sa palabas lang, yung mga nagkikis lang, nakatumong sabi ko. Mas lalo siyang natawa. As far as I remember, you're 20 years old now, and you haven't watched porn in your whole life. You can be a nun. Napapailing na sabi niya. But of course I won't let you become a nun. Magpapakasal ka pa sa akin, dagdag naman niya. Agad ko siyang hinampas sa braso. Alam mo naging mayabang ka na, feeling mo talaga sasagutin kita no. Tanong ko saka sinimangutan siya. Hindi siya nagsalita. Napatingin ako sa kanya habang seryosong nakatitig sa akin. Bakit nakatitig lang siya sa akin? Hoy, sabi ko at pinalo pa siya sa braso, kinuha niya ang kamay ko at hinawakan. Why do I like you so much? Baka naman ginay umamo ko, sabi niya pa. Agad na napakunot ang noo ko saka muli siyang hinampos. Ewan ko nga sayo, matutulog na ako. Ikaw rin matulog na ha, sabi ko saka tumayo na, where's my goodnight kiss? Baka sakaling makatulog ako, sabi niya saka ngumuso pa. Ewan ko sayo. Pumasok na lang ako sa mansyon at nagtungo sa silid ko. Napakagat na lang ako sa ibabang labi ko, bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? May kung ano na naman sa tiyan na hindi ko may paliwanag. Si Kuya Edward ang bumungad sa akin paglabas ko ng mansyon. Nakasandal ito sa kotse nito habang naghihintay sa akin. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Susungitan niya kaya ulit ako. Baka naman panaginip ko lang yung naging pag-uusap namin kagabi. Baka hindi naman talaga nangyari yung dot get in the car, seryosong sabi niya saka pumasok na sa kotse. Napakurap na lang ako at sinunod ang utos niya. Mukhang panaginip lang talaga ang naging pag-uusap namin kagabi. Pero bakit parang totoo? Natigilan ako nang hawakan ni Kuya Edward ang kamay ko pagpasok ko sa kotse, saka dinampian ng halik ang likod ng palad ko. Nagulat ako sa ginawa niya. Kuya Edward. Umiti lang siya saka pinagsali ko pang mga daliri namin, saka muling dinampian ng halik ang likod ng palad ko. Aba, nawiwili siya ah. Mukhang hindi panaginip ang nangyari kagabi. Mag-drive ka na nga, malate pa tayo niyan eh, sabi ko na lang kahit mamaya pa ang klase ko. Natawa na lang siya at binitawan ang kamay ko saka nagmaneho. Napapatingin ako sa kanya habang nagda-drive siya. Hindi pa rin ako nasasanay na makita siyang ngumingiti. Pero masaya ako dahil maganda ang mood niya simula kagabi. Ako ba ang dahilan? Napailing na lang ako at napahawak sa pisngi kong nag-iinit. Bakit ba ako nagkakaganito? Kasalanan ni Kuya Edward. Nakarating din kami sa school makalipas ang ilang minuto. Lalabas na sana ako ng kotse nang bigla niya akong hawakan sa braso. Napakurap ako dahil sa gulat. Where's my kiss? Tanong niya habang nakatitig sa mga mata ko. Nakaramdam agad ako ng kung ano sa tiyan ko. Baka may makakita. Bakit ganon ang nasabi ko? Baka isipin niya na gusto kong magpahalik. My car is heavy tinted, sabi niya saka lumapit sa akin at dinampian ng halik ang labi ko. Nagulat ako sa ginawa niya. Dali-dali akong lumabas ng kotse niya, habang ang puso ko naman, ay parang nagwawala dahil sa gulat sa ginawa niya. Some obra na talaga ang kapal ng mukha niya. Pinilit kong maglakad papasok ng school kahit na sobrang nanghihina ang mga tuhod ko. Nakita ko sina Beverly at Adam sa tambayan namin at nagkukwentuhan. Agad akong lumapit sa kanila. Beverly, Adam, may ikukwento ako sa inyo. Ikinwento ko sa kanila ang nangyari kagabi pati ang pag-amin sa akin ni Kuya Edward. Gusto ko kasing malaman ang opinyon nila tungkol doon. Beverly, sa tingin ko talaga nagbibiro lang siya, paano niya naman ako magugustuhan? Simple lang naman ako, hindi ako sobrang ganda gaya ng mga nagkakagusto sa kanya. Napailing si Beverly sa sinabi ko. Si Adam naman ay walang pakialam sa gilid at nagka-cellphone lang. Kung i-analyze natin ang mga kilos ng Kuya Edward mo, mahahalata na talagang may gusto siya sa'yo. Nako, sabi na nga ba at tama ang hula ko.
May gusto talaga sa'yo ang kuya mo, di ba no Adam? Tanong niya at siniko pa si Adam. Ewan, wala naman akong pake eh, sabi lang nito. Natawa na lang ako. Sus, kay Judy ka lang talaga may pakialam no, panunukso ni Beverly saka sinundot-sundot ang tagiliran ni Adam. Bakit narinig ko ang pangalan ko ha? Biglang sumulpot si Judy at umupo sa tabi ko. Napatingin ako kay Adam, hindi naman ito kumibo at tinuloy na lang ang pagdudot sa phone niya. Wala, sabi ko sa'yo lang may pakialam si Adam. Nakakaselos na, napapailing na sabi ni Beverly at napahawak pa sa dibdib niya na parabang nasasaktan siya. Natawa na lang ako. Masyado ka ng obvious Adam. Nakangising sabi ni Judy. Nako, magsisimula na naman ang labanan. Napasapo na lang ako sa nuo ko. Manahimik ka Judy, natatae na naman ako dahil sa pagmumukha mo. Wala talagang filter itong bibig ni Adam. Napakabastos talaga ng bunganga mo no. Nakaka-turn off ka talaga, sabi ni Judy at inismiran pa si Adam, ikaw nga amoy tinapa, na-turn off ba ako sa'yo ha? Napailing na lang ako at muling ibinaling ang tingin kay Beverly. Hoy Judy, alam mo ba may gusto si Edward kay Claire, sabi naman ni Beverly. Agad na nanlaki ang mga mata ko at hinampas siya sa braso. Halatang nagulat si Judy at nagtatakang napatingin sa akin. Pwede ba yon? I mean, di ba stepbrother mo siya? Tanong naman ni Judy, wala namang namamagitan sa amin. Ni, agad na pinutol ni Beverly ang sasabihin ko. Doon din naman ang punta niyo eh. Saka hindi naman bawal kung magkakarelasyon kayo, sabi naman ni Beverly, ewan ko ba rito sa babaeng to kung bakit niya ako pinapares kay Kuya Edward. Nagseselos ka Judy, di ba crush mo si Edward? Tanong ni Beverly. Kung gusto niya si Claire, bakit ko pa ipagpipilitan ang sarili ko, sabi na lang ni Judy at nagkibit-balikat. Okay, bati na talaga kami ni Judy. Mukhang tinamaan talaga siya kay Adam, bulong ni Beverly sa akin. Ano ka ba? Masyado ka namang advance, sabi ko na lang at muling napatingin kina Judy at Adam na nag-aasaran na naman. Napabuntong hininga ako nang muli kong maalala si Kuya Edward. Ako kaya, may gusto rin ba ako kay Kuya Edward na abutan ko si tatay na nagbabasa ng dyaryo sa may sala? Napangiti ako at lumapit sa kanya, namiss kong kakwentuhan si tatay. Tatay, kumain na po ba kayo ng hapunan? Tanong ko saka umupo sa tabi niya. Sinara naman niya ang dyaryo saka tumingin sa akin. Ikaw pala hiha, oo, kumain ako. Pasensya na kung hindi ako nakasabay sa inyong maghapunan, may inasikaso lang ako, sabi niya saka ngumiti sa akin. Ayos lang po, naiintindihan ko naman po, sabi ko na lang. Napangiti siya habang nakatitig sa akin. Alam mo Claire, parang anak na talaga ang turing ko sa'yo. Noong nabubuhay pa si Diana, ramdam na ramdam ko kung gaano kanya kamahal. Kilalang kilala na nga kita, dahil lagi kanyang ikinikwento sa akin, sabi niya. Saka natigilan na tila ba inaalala si nanay. Pakiramdam ko nag-iinit ang sulok ng mga mata ko. Alam ko naman na mahal ako ni nanay, at ganun din naman ako sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Inaalagaan kita hindi dahil sa anak ka ni Diana at responsibilidad kita, inaalagaan kita dahil napamahal na ako sa'yo, tunay na anak na ang tingin ko sa'yo Claire. Ilang oras akong binagabag ng mga sinabing iyon ni tatay. Tunay na anak na ang turing niya sa akin, ibig sabihin, kapatid ako ni Kuya Edward sa paningin niya. Napakabuti sa akin ni tatay, talagang masasaktan siya kapag nalaman na may namamagitan sa amin ni Edward, na anak niya. Na dapat ay kapatid ko. Clary, bakit ka nakatulala riyan? Napatingin ako kay Kuya Edward. Nagtungo siya sa ref saka kumuha ng alak bago lumapit sa akin. Hahawakan niya sana ang kamay ko ngunit agad kong iniwas iyon. Oh, I'm sorry. Maybe I'm doing it too fast. I'll take it slow this time, hinging paumanhin niya. Kuya Edward. Napatingin siya sa akin at hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba iyon o ano, pero nakita ko ang pagbalatay ng takot sa mga mata niya. Kapatid lang ang turing ko sa'yo Kuya Edward. Sana itigil mo na ito dahil pagiging kapatid mo lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Wala nang iba.